guys, good morning. So, it's time na punta kami ng airport pa Pinas na. Oh. And I hope doon na tayo mag-continue sa airport kasi medyo problema dito sa Saudi. Mag-video. Okay? So, ang biyahe ko nito is, flight ko ay 7 PM, 7:40, but 3 o'clock, nandyan na yung driver, and para na rin iwas traffic and iwas sa mahabang pila. For sure, marami ang uuwing mga Pilipino sa Riyadh ngayon. Guys, sa airport na tayo magkikita. See you sa airport. Okay? 1 hour later. So, nandito na tayo sa airport. Kababa ako sa Terminal 2. Pero yung flight ko pala, Terminal 1. So, naglakad ako ng konti. And then, ito yung naabutan ko. Mahaba ang pila. Almost 1 hour ako nag-antay sa labas bago ito nakapasok sa loob. 1 hour later. And then isang oras naman doon sa loob sa baggage counter. Marami ang pauwi during this time. A few moments later. Okay na ako. Ito na ako sa check-in, dito ako sa may bilihan ng gold na chocolate. Maraming chocolate, sarap pumili. Maraming pambili. So, few minutes lang nakantay. Kapasok na kami sa aeroplano. Mahabang pila at ako ay nahuli. So, pahuli na ako nakapasok kasi ang aking number is panghuli. Nasa buntot panda. So, nawala yung a few moments later. Nawala yung sinasabi nilang social distancing sa loob papunta ng airplane. Lahat nagsiksikan. And also inside the airplane, walang social distancing. Dikit-dikit ang mga pasahero. And this flight is direct flight from Riyadh to Philippines. 9.55 hours. So, lahat excited. Makauwi. Karamihan dito is exit na. So, natagalan kami dito na area kasi may bata na nasa harapan na nanay na may bitik na bata. Please inform your cabin door now. As a safety protocol, may I remind passengers to please wear your mask and face shield both on the flight except for eating and drinking.
or advice that you can. Say to my passengers to please take your assigned seats only. If you have downloaded the MyPal Player apps to mouth tubes, push fin inwards to release air. Do not inflate your life vest inside the aircraft. The lamp will automatically activate when the battery is immersed in water. In the unlikely event that emergency oxygen is required, oxygen masks will drop from above you. Immediately grab the mask and pull firmly towards you. Put over your nose and mouth. Pull elastic band for a snug fit and breathe normally. Keep mask on until you are advised to remove it. If a child or other passengers near you need assistance, put your mask on first before assisting them. The emergency exits are clearly marked throughout the cabin. Locate the exits nearest you. These exits may be behind you. Once again, welcome to Philippine Airlines. So, alis na kami. And on the way na sa runway. It takes 9 hours and 55 minutes from Riyadh to Philippines. Direct flight to non-stop. And umalis kami ng 8 o'clock. So before naka taas ang aeroplano and then naka abot na ng tamang height niya, may papel na dinibigay para pinapan. Pagdating doon sa Manila, ito yung ibibigay. So, tatlong piraso ito. Ito yung papel para sa DOH, health card, sa Bureau of Customs, sa baggage declaration, on Bureau of Immigration sa arrival. Pa-arrive sa NAIA. So, tapusin mo to, fill upan mo ito hanggang prepare mo lang bago makarating sa Philippines. And then after that, pag ma a few moments later, ito mo na, i-keep mo na lang. And then itong favorite dinner time na, kasi gutom na ang mga tao. So, mayroon tayong so after 9 hours tulog, hindi rin nakatulog kasi maingay. Ito na yun, malapit na kami sa NAIA. So bumaba na siya and then ito na, kita na yung Pasay. Parang Yaki area. Cavite. So, ito na. Kalapag na kami sa NAIA Terminal 1. Bago ipababa. Bago kami bumaba, hindi ko siya nakakuhanan. Bago kami bumaba, pinag-laser mo na lahat ng mga sakay na ilaw. Pakitingnan ang inyong paligid at suriin kung may gamit na maaaring maiwan. Para sa mga pasaherong nangangailangan ng tulong, mangyari lamang na uli kayong bumaba. Yellow card. So bago kami bago nag-antay, humila na naman kami sa labas ng airport. Separate siya sa mga
OFW. Siniparate siya kasi i-assign siya sa kung saan hotel ka, by batch, by batch, by row and by row. So yung mga naunang row nasa ibang hotel, halo tatlong batch kami na ginawa ng accommodation. So medyo nag-antay kami dito ng halos 2 oras para sa evaluation ng yellow card, para sa immigration, stamping ng immigration, and then pagkuha ng aming baggage. Ito na yung sa baggage, ito na yung aming tila papunta sa hotel. May libre itong tanghalian, and then meron din bus, libre bus papunta sa hotel. So ito yung pila namin sa mga third row. So yung nag-assist namin ay OWA tsaka Philippine Coast Guard. Sa kabila naman, ibang flight na naman yun, ang alam ko is from Hong Kong sila. So wala kang kawalan dito kasi maraming bantay ng mga taga OWA, taga PUA, Philippine Coast Guard, pati security. So nasa bus na kami. Di karamihan sa amin hindi nakapagpalit kasi bawal nga mawalay sa lumayo at pumunta sa money changer. So nakaalalay ang mga coast guard sa mga OFW na parating. Sila din nag-guide sa direction ng mga bus. Sila din nagbibilang kung ilan yung lababas. Ito sa loob ng bus, ang conductor ay nagbebenta ng mga SIM adapter para sa mga walang pang-charge, SIM sa mga pantawag sa pamilya na wala pa silang SIM kasi mahal yun sa loob. So dito 100-100 lang, 100 ang adapter, 100 ang SIM card na may load na 100 na rin. So dito na kami sa Manila Hotel. Ang aming hotel na pagkwa-quarantinan ay Manila Hotel. Dito kami, social. Sabi nga ng Coast Guard, bibihira lang ang makapunta dito na kwa-quarantine sa Manila Hotel. At naswertehan kami. So dito, mag-briefing ang mga kwa-quarantine dito. Kung saan ang room nila, ano mga instruction, ano mga bawal, and paano ang process ng pag-swab test. Dito i-discuss steps by steps. So ito yung big area para sa mga malaking gathering, and then doon kami sa may unahan mag briefing. So galing ko sa CR, and then may mga ibang batch din na parating, and then nagayos sa kanila, din sila sa kanilang mga gamit. So since nauna kami, dito kami sa harap. Umpisa ng briefing. So may binibigay na papel, isang papel para sa hotel to. Requirements nila, registration card.
assign ka sa room mo and ang kanilang mga rules and regulation. So ito yung aking room. Medyo madilim pa. Inulit ko yung pag-video kasi madilim yung una. And then papakita ko sa inyo, ito yung aking room. So naka-prepare na lahat, naligo na ako, napagsampay na. Ito yung labas. So ito yung aking hotel room na sa Manila Hotel. May TV, may bed, may initan, may sampayan dyan sa loob, yung mga sampay mo. And then sa CR, ito yung CR toilet. And then meron siyang mga shampoo, mga sabon, toothbrush, toothpaste libre, may tissue na, may telephone number, may telephone, and then may shower room with bathtub. So ito yung aking room na na-assign for 8 days quarantine. Okay, thank you for watching. See you in my next video. Bye bye.